na hinihingi mo, right? Yan yung mga question na pwede mong tanongin during one-on-one. Pero huwag naman yung sunod-sunod na what the success means to you if you earn 1 million from your business, what would you spend it on, and wait lang, what if you earn 2 million? Wala! Ang hindi nyo? Hintayin mo yung sagot, i-absorb mo. Para alam mo saan ka manggagaling pa nag-commit ka. Okay, wait lang. Sabi mo, pwede mong tanongin din na, what's the difference with an extra 10,000 a week sa'yo? Anong pwede gawin niya sa'yo? Extra 10,000 a week. Hintayin mo ulit sagot. Tama ba? Okay, Lord. Okay na. Pwede na. Pwede na. Pangati mo na yung buhay nila. You're so slow. No? If you could make one personal wish come true this year, what would it be? If you have a wish for your family, what would be? Yun yung mga question na doon makikita mo yung sincerity na niya kung talagang committed yung downline mo. Kasi ito nga yung pinapamove mo para maging leader. Correct? Lord, bumabalik sila, bumabalik. Kailangan maging passionate ka para... Ganito na lang, guys. Tingnan nyo, ha? Madaling ma-distract, lalo na kung rookie pa lang. Madali siyang... Lalo na pag ganito yung business mo, yung global. Pag-uwi niyan, maraming pwedeng negative or positive sa bahay. Hindi mo na pwedeng makasama siya maghapon para harangin yung negative. Tama? Lord, sige na nga. Ayan mo na sila. Step two. Step number two. Bolster their belief in the business and themselves. Sa NDO, lagi binabang ito. Believe in your upline, believe in your talent, believe in the products, believe in the company, and believe in yourself. Correct? Overwhelmed ngayon. Lahat naniniwala sa products. That's it. Hear you. Wala akong nakita. Alam, tatrainer ako talaga ako user ng products. Wow. Wala akong nakita ganun. Next. Ask for their commitment. So since one-on-one yan, pwede mo sabihin yung experience mo na, Francis Miguel, alam mo, I've been with the business for ilang years, nag-record sa akin, upline ko. And then, ikwento mo yung experience mo. Kaya ako sumali sa Diyos, marami akong utang, gusto akong mabayaran. Kaya ako sumali dito, gusto kong magulang sa magulang ko. Kaya ako sumali kasi nanay ko matagal ng OFW, ito yung talagay kong break para maangat kami at mahiuwi ko na ang nanay ko. Ito rin yung pag-asa namin because dito namin nakita, magkakaroon kami ng bahay, magkakaroon ng kotse, maging debt-free kami yung family. So after saying your own experience and deep why, pwede mo na siyang sabihin na ikaw, ano sa tingin mo, kasi magkukumit ako sa iyo at naniniwala ako sa iyo, at tutulungan kita, pero kailangan ko lang ng dalawa. Dalawang, sabihin natin yung dalawang, promise mo na sa akin yung dalawang bagay na ito. Number one, huwag ka magkukuhit. May problem na darating along the way, pero nandito ako para i-guide kita. Let's go work around it. Nandito ako para samahan kita sa mga unang prospects mo, tutulungan kita sa online. Pero i-promise mo yung pangalawa, na pag na-achieve mo yung goals mo, na-achieve mo yung mga dreams mo, i-pass forward mo sa downline mo. Yun yung dalawang promise na maganda. Hindi mo yung masasabi sa text, mas maganda yan, eye to eye, kung nandiyan yung prospect mo. Kaya pag online naman, eye to eye mo naman siya, live yung camera. Yes. Tignan nyo? Yes. Yan yung kung gusto ninyo yung maman. Pakinggan mo, kailan ko, huwag magawin. Number four, reduce their paperwork so they'll have more time for people work. So tama na yung pag-iisip, tama na yung pag-listalista, damihan na natin ang kausap. Number next, attend their business launch to meet their inner circle of contacts. Ito, importante ito. Because yung unang prospect niyan, malamang family, entindihan nyo, and you got to be there. Kung makuha mo yung mga family na yan, makisama mo sa business, mag-get involved, wow, super. Inabuo mo yung team. Pero pag inaya mo lang siya mag-isa, iya mo lang siya tumakatod, iya mo siya ihantin lahat ng checks mo doon, hindi niya makita yung sarili niya, tatagal pa siya kasi wala siyang support. Okay? Lord, bumabalik. Bumabalik. And in-observe ko sa bakit walang dumadating, ganito pala siya mag-invite. Ari, magdala ka na, 7980, magkita tayo. Mayaman kayo ito. Patay! 7980 pa nun, 6980 na rin. Hindi pa nakikita yung business na isa. Nagkita akong business maganda, magkita tayo, para gusto ako, magtulungan at pag hindi ka pipilitin. Tapos, bukas yun na yung kanyang script. Kaya man, dumami na siya bigla. Pero kung kaya ko siya bumuha na sa rin yung script, mali-mali talaga.
Kaya sali tayo, wag pa mamaya-ari. May ganun pa dito. Patay. Okay? Wag naman yung, ayaan na yun lang ang motivation niya. Kasi paano ko din niya na-achieve? Kasi nagsimula na yung promo. You can tell him or her na, okay, meron pa tayong round 2, kunin natin this time. Tama? May US trip, may Hong Kong trip, ang daming pwedeng gawing promo para sa mga distributors. If you want to have your own promo, why not? Everybody's doing it. Katulad ng M1 Dragon, may promo sila sa Hong Kong tsaka Baguio, so you can do it on your own. Okay? Next, get them working as much as possible while their adrenaline levels are high. So habang mainit, lalong painitin. Everybody say, habang mainit, habang mainit, lalong painitin. Number 9. Sa business mo muna, every, I think, anong araw yun, George? Every Friday or Thursday? Every Thursday. Lahat ng mga uplines, ang meeting ko lagi, nagbe-brainstorming kami, and we end up laughing doon sa mga failures namin and mistakes. And that, I know, tumitibay na yung organization ko kasi pinagtatawa na namin yung mga mistakes. That is a serious issue. Pero noong bandang huli, nagtatawanan na lang kami ikaw ako sa prospect mo. Ito, tae nga, hindi ganun. So, ano gagawin mo? Iiwasan. Tinamoy ko nga, baboy. Sanya, right? Next. And step 10, keep refueling their excitement and self-esteem. Like today, ladies and gentlemen, I'm refueling yung nakakondisyon yung sports car. Kasi otherwise, magda-dry yung gasolina. Kailangan i-refuel kayo. That's why. End of the year training and kick-off training, ito yung time for stop and refueling yung mga leaders na kagaya nyo, mga future millionaires and global. Okay? Next. Now, alam niyo ba na pinangarap ko maging basketball player? Sa papo, yung wall namin, pinaglagyan ng basketball court. Kaya paglabas mo, makikita mo. Kasi siyempre, hindi ko na alam na hindi ako tatangkad, right? So, nung mga panahon na yon, ako yung hari. Kasi yung mga kalaro ko, 12 years old. So, talagang kaya-kaya ko. Today, ladies and gentlemen, palagay ko yung dream na yon came true. Pero hindi ako basketball player. I'm now mentoring and coaching some basketball players. To be involved, engaged, and to become one day a future global ambassador at AIM Global. Okay? And andito sila para i-share nila yung kanilang 6 months experience, isa 3 months, and na-overwhelm ako because the way they treat their business is like the way they treat their career as an athlete, as a PBA player. So ladies and